Hi, Marian! Welcome to the Jimmy Pinoy TV Podcast. Paano naging adjustment mo sa iyong TV series comeback? Actually, noong una sinasabi ko talaga, since 4 years akong nawala sa soap opera, nangapa talaga ako. Pero dahil siguro sa mga kasama ko dito at Kedreg Zeke, naging madali para sa akin na ibalik uli yung mga ginagawa ko. Siyempre, ano na yun sa'yo? Hindi rin naman. Kasi minsan ang hirap din, lalo na bago sa akin itong alien na ito. So talaga nagtatanong ako kay Direk Zeke na anong approach yung gusto niya. Minsan sa mga AD namin, kaila Direk na parang, anong sequence na ba to? Anong emotion ko ba dito? So hanggang sa, since palagi naman 3 times a week na yung taping, so hanggang sa nasanay na. First time mo rin makatrabaho si Gabby. Yes, finally. How is it working with Gabby Concepcion? Magaang katrabaho si Kuya. Kumbaga, mahilig din niya mag-jokes. So, magaang katrabaho, very professional. Siguro ano din, marami kaming pinagkukwent about family. Kumusta yung pagiging alien, Marian? Mukhang madali pero mahirap siya. Sabi ko nga mahirap pala na umarte na hindi umaarte. Kasi as an alien, parang dapat no reaction ka eh. Kumbaga magpo-proseso lang yung mga nararamdaman at kailangan mong i-react sa mga bagay-bagay. Ano ang pakiramdam na ikaw ang new box office queen? Actually, palagi namin kami mag-asawa, palagi namin sinasabi, yung mga title na ito ay nagpapasalamat kami na ibinibigay sa amin. Pero behind that, ano ba ang na-contribute namin sa industriya natin dito sa showbiz? Ano bang naging impact ng pelikulang ito sa mga taong nakapanood? Siguro more on dun kami na parang sa mga nakapanood ng Rewind, parang ang dami nilang natutunan, ang dami nilang wake-up call para sa sarili nila. At yun yung mahalaga na nakapagbigay inspirasyon ka sa mga taong nanood ng pelikula. After Rewind ba, masusundan ito agad ng isang Dongyan movie? Well, agad mukhang hindi. Kasi sa dami ng gagawin ko, like ngayon, itong soap ko, dire-diretso pa rin kami. And may gagawin akong Sinimalaya. Yes! Wow! Tapos, siguro rest muna kasi nung last December, parang sobrang naging busy din siyempre sa pagpo-promote, sa pagtitaping. Medyo nawalan kami ng time for the kids nung Christmas. So this time gusto naming makabawi na siguro hindi na muna masundan ito sa Manila Film. But definitely, for sure, gagawa at gagawa ulit. Ano yung pinaka nakita mong challenges sa pag-aarte tsaka yung sa nagpo-produce ka na rin? Nakakatuwa na parang pinapa-approve nila, okay ba tong cast, okay ba tong ganito? Sabi ko, okay. Pero more on, si Dong talaga yung pinaka-hands-on dyan. Pero sabi mo nga, pinag-uusapan nyo, kasi iba yung, alam mo rin yung the whole picture, no? Hindi lang yung uma-acting kayo. Iba din pala. Ano ang priorities mo when it comes to family? Alam ng lahat yan. At alam ng GMA. Kaya taus-puso ako nagpapasalamat talaga sa kanila. Mabuntis ako, magpahinga ako. Kumbaga, sige yan, maghihintay kami para sa'yo. O sige yan, naiintindihan namin yan. Alam nila na ang priority ko talaga, yung mga anak ko talaga. So mga anak ko, siyempre sa amin dalawang mag-asawa, ang sunod dyan. Siyempre priority ko na nandyan ako para sa kanila. Actually, kahit dito sa taping, minsan nag-a-adjust sila. Pag may mga special event yung mga anak ko, ahead of time, sinasabi ko sa kanila, huwag niyo ako bibigyan ng taping sa ganitong araw, ha? Kasi yung anak ko magpe-perform, yung anak ko kailangan ng ganito. Very ano naman sila, mabait silang ibinibigay sa akin itong mga ito. At siguro alam din nila na priority ko din itong mga batang ito. Hindi ba mahirap sa'yo balansehin? Like yung pagiging hands-on mom mo, tapos ito nga, balik ano ka kung na ulit. Mahirap, mahirap talaga. Pero kung aayusin mo sa time management at alam mo talaga kung ano yung priority mo sa buhay, parang di ka mahirapan. Mahirapan ka lang siguro sa katawan dahil magtitaping ka, pagod ka, gigisi ka na maaga para sa mga anak mo. Pero pag iisipin mo yung time management na ano ba talaga ang pinakarurok na priority ko, hindi ka mahirapan. What is the best part about being a mom? Priceless talaga siya. Sabi ko nga kapag pagod ako, natutulog na sila, tapos tinitignan ko lang sila, parang, wow. Yan ang palagi ko pinagpapasalamat kay Lord eh, na parang binigyan ako ng pagkakataon na maramdaman ko maging nanay. Kasi iba talaga kapag nanay ka. Ang daming magbabago na maganda para sa'yo. Pagbabagong pagmamalaki mo na, ay, ganto na pala ako ngayon dahil sa mga anak ko. Ang dami mong adjustment na gagawin. Na yung ginaakala mo na hindi mo kakayanin, pero kaya mo palang gawin yan para sa mga anak mo. Kaming dalawa ni Dong, may usapan kaming dalawa. As a team kaming dalawa. Since ngayon lang naman ako naging busy, pero siya kasi madalas talaga siyang maraming trabaho. Mm-hmm. So parang inisip namin na parang,
ako pa ba'y magagalit, sabi ni Dong, kapag may nangyayari hindi okay? Palagi na akong wala. Baka, alam mo, lumayo yung loob sa akin ng mga bata. Eh, ikaw yung palagi nandyan. So, ikaw na lang yung bad cop. So, ako yung nagdidisiplina, ako yung nagsasabi, pero malinaw sa aming mag-asawa na kapag nagalit ako, magkakampi kaming dalawa. Na kahit lumapit sa kanya yung anak ko na, Dad, si Mama, ay, si Mama kasi ganun eh, kailangan si Mama, ganyan. Alam mo yun, alam namin magkakampi kami. Kasi sabi ko, hindi mag-work kung magagalit ako, tapos ikaw mabait. So, parang, alam nila kung sino pupuntahan nila, paano matututo? So, malinaw sa amin, as team kaming dalawa. You're not afraid to say sorry to your kids. Why? Kasi wala namang perpektong tao eh. Tayo kasi mga magulang, minsan parang feeling natin, bumababa tayo na, ay hindi, anak lang kita. Pag alam nating mali tayo, kailangan i-accept natin, i-admit natin yun. Hindi ibig sabihin talo tayo. Ibig sabihin, tinuturuan natin yung bata na huwag matakot. Kung nakakagawa sila na hindi maganda at alam nilang magagalit ang mga magulang nila, hindi sila matatakot mag-sorry at magsabi ng totoo. Kasi you, as a mom or as a parent, nagiging role model ka nila eh. Ngayon kung ganun ka, na mataas yung ego mo, paglaki nila, ganun din sila. So ayaw natin yun. Kailangan transparent yung relationship. Kailangan hindi sila matakot magsabi sa'yo kung ano yung nasa loob nila. Ano ang personalities ng kids mo? Sino ang mas naughty? Sino ang mas sumusunod sa'yo? Lahat sila ay katulad ko. Lahat kami naughty. Ano kami, in fairness kasi sa mga anak ko, parehas ko lahat eh. Lahat kalog talaga. Lahat makukulit. Lahat talaga masaya. Siyempre mga bata yan. Minsan tayo kasi mga magulang parang feeling natin pag may mas maliit tayo, yung malaki. Ay, matured ka na. Kailangan ganito. Hindi eh. Kailangan palagi natin iisipin, bata pa rin sila. Hindi natin i-treat na kailangan parang 10 years old o 12 years old na. Eh, yung anak ko 8 years old pa lang. So siguro wag masyadong malaking expectation para kapag may nagagawa sila na hindi natin alam or hindi natin gusto, hindi natin mapagbubuhatan ng kamay, hindi natin mapagsalitaan ng masakit. So parang ganun yung treatment namin sa bahay. May idea ba yung mga kids mo kung sino kayo ni Dong? Actually, may small story ako dyan. Yung teacher ni Sixto, parang, or ni Zia, nag-email sa amin kasi meron silang parang open forum na sasabihin mo, anong gusto mo sa parents mo, anong trabaho ng parents mo, parang may ganun sila. So parang sinabi lang nung anak ko, si Zia yata, na my mom and dad is an artist. Anong artist kaya yun? Kasi syempre, hindi naman nila maintindihan na anong artist yun. Tapos, nag-usap kami ni Dong, sabi namin, siguro it's about time na sabihin na sa kanila kung anong klaseng trabaho. Alam lang nila, umaarte kami, nagtatrabaho kami, pero hindi nila alam kung ano ba ang ibig sabihin ng showbiz. Paalam na natin, ano ba talaga ang trabaho natin? Unang-una, sabi namin ni Dong, proud kami na maging artista dahil wala kaming ginagawang masama. Nakakapagbigay kami ng alam mo yun, inspiration sa mga tao para mas maging mabuting tao. And at the same time, dito kami nagkakilala. Kung hindi dahil sa show business na to, walang Zia and Sixto sa buhay namin. So ayun, so pinaalam ni Dong, dinala namin sa GMA si Dong. Actually, unang labas ni Zia is sumama siya sa Family Feud. So ayun na, dire-diretso na parang ngayon, alam na nila, sinasama namin sa Bonggang Villa, sa Family Feud, pinapanood namin ang show namin. So may awareness na sila ngayon. Wapit ka maigi, Dok! Feeling the heat? Aray, bakit dalawa? Pinipili mo lang ba yung sinisigatan mo ng araw? Get ready to cool down with the ultimate entertainment experience. Talaga? Oh! Ba? Totoo? This May. Let's vote! They are back. The Earth's greatest defenders are here to save us from the invaders. Ayun! Ayun yung Beast Fighter! Napakabilis niya. Ang hirap niyang tamaan. I'm sure, pareho lang yan sa mga unang Beast Fighters na pinadala ng mga aliens. Kailangan natin mag-ingat! Pero kailangan natin tuloy ang laban na to. Roger! Get ready. Commit! Voltus 5 Legacy premieres May 6. Outfit check! The runners have returned to set your TV sets ablaze. First time ko ma-experience ng beach pero malamig. Mas pinasaya, mas pina-exciting, mas pina-challenging ang Running Man season to ngayon dahil kami ay nasa winter ng Seoul, South Korea! Nag-iisip din naman ako pag kunyari dati. So hindi siya mukhang nag-iisip din ako. Bilis na tumatakbo
na hindi nag-iisip. Copy. Noted. Running Man Philippines Season 2 premieres May 12. And My Mother, My Story premieres May 18. Let's get ready to... What's up? Ako rin, nag-enjoy din ako. Buksan ang TV at maghanda na sa isang sumasabog na happy time. We're giving you our best shows this month. Ikaw lang talaga ang mamahalin ko. Ganyan din naman ako. On GMA Pinoy TV. May nagsushow na ba ng interest sa mga anak mo na mag-showbiz? Showbiz siguro, hindi ko alam kung doon yung pupunta. Pero ano kasi sila nandun... Siguro family ng showbiz kasi si Zia mahilig sumayaw, mahilig kumanta, nagti-theater siya. Wow. So may mga ganun siyang activities sa school. And yung endorsements, syempre, di ba? Si Sixto din ganun din siya. Pero si Sixto more on sports eh. More on rugby, more on football, mayan. Ako man, nakidong. Oo. Ano ang pinaka-challenging sa iyo pagdating sa parenting? Yung mirroring eh. Not all the time magiging okay ka. May mga pagkakataon na masama yung pakiramdam mo, may pagkakataon pagod na pagod ka sa trabaho. So, syempre, hindi naman all the time kailangan, alam mo yun, maayos ka. So, may mga pagkakataon na, ay, pagod ako. Oo! Ay, mali-mali. Nakatingin yung anak ko. Okay! So, alam mo yun, talagang kailangan palaging naka-on yung utak mo at bibig mo kapag nandyan yung mga anak mo. Kasi kung ano man yung nakikita nila sa'yo, kay maganda yan, kay mahindi, mamimirror talaga nila. At yun yung pinakamahirap na kailangan ipakita mo sa kanila lahat syempre ng maganda, lahat ng maayos. Pero alam natin walang perfect na ganun. Kaya pag may mga pagkakataon na ganun, bawa, example lang, wala ako sa mood. Sige na, oo na, okay na. After ilang minutes, anak, hindi okay yung ginawa ko kanina, nagaganon ako. Pasensya na kasi pagod si mama, galing trabaho. Sabi ng anak kong babae, I understand, mama. Sayakapin lang nga ako. So, alam mo yun, natututo ka sa kanila, natututunan din nila yun sa'yo. Ang important yung open communication yun mo talaga, sa mga anak yun talaga eh. Yun talaga dapat. Para anything under the sun, kahit malaki na sila, ay nandyan sila at nandyan ka para sa kanila at hindi sila matatakot sa anything na nangyayari at curiosity nila sa buhay, sasabihin nila sa'yo. Kasi hanggang ngayon, magkakatabi pa rin kami matulog, ha? Wow. Hindi kami naghihiwalay na apat. Magkakatabi kami. On that note, may plano ba kayong sundan si Sixto? Plans? Alam mo, palagi marami nagtatanong sa akin yan kung may plano ko. As of now, sa dami ng ginagawa ko, parang hindi ko masabi. At parang masaya ako sa dalawang ito. Ngayon sabi ko nga, sino ba naman ako para magsabing, ayoko na, ay gusto ko. So, sa kanya pa rin manggagaling lahat. Kung ibigay sa akin, why not? Kung hindi, it's perfect. I have two kids. Pero gusto mo ba ng malaking family? Gusto ko, pero after kong mabuntis, manganak, magpadede, parang sandali lang. Yung pagbubuntis, kayang-kaya. Pagpapalaki ang pinakamahirap sa parenting. Kasi kung hands-on ka, hindi ka pwede bara-bara. At kung madami kang anak, paano mo matututukan lahat? But you're doing an excellent job on it. At super, super mommy. Ano ang pinaka namimiss mo sa pagpa-perform abroad? Siguro ang namimiss ko kasi, yung bawat mukha ng Pilipinong nakikita mo, yung reaction nila at saya nila sa tuwing pupuntahan mo sila. Priceless yun para sa akin. Naku, sana naman. Ay, malapit ka nang mag-GMA Pinoy TV event. Kasama si Dong soon. At mga kids. Inalatin. You are a Lola's girl. Yes. And yung mom mo nag-work abroad. Yes. What lessons about being a mother yung natutunan mo sa kanila? Sa kahit anong event na meron yung anak ko, nandun ako. Oo, biglang ako. Hindi, kasi hindi totoo kaya minsan, yun. Kaya minsan, sinasabi sa akin ni Dong, mahal, pahinga ka na muna. Kung hindi, kasi ito yung wala ako. Kaya kailangan ko ibigay sa mga anak. Alam mo, bigla ko lang naalala. Hindi kasi, yan, yung mom ko ganun din dati. So, lahat ng mga dance presentation ko nung mga bata, oh, gamulaki, lagi nga silang nandun. And ngayon ko lang din naalala sa'yo na I remember it. I remember seeing them. Kala mo lang hindi, pero maalala nila yun. Kasi ako, on my part, nandyan si nanay para sa akin. Pero syempre, si mama nasa abroad siya nag-work. Every time magpe-perform ako, wala talaga. Si nanay lang nandyan. Hindi ko sinasabing I'm incomplete. Iba pa rin kapag yung magulang nandyan para sa mga anak nila. Kahit na anong busy nyo, yun talagang palagi ko sinasabi, gumawa kayo ng paraan para iparamdam. Kasi kahit bata sila, hindi nila makakalimutan yan forever hanggang paglaki nila. Kasi yun ang natandaan ko.
kaya yung mga nasa abroad din yan, no? Alam mo rin yung paghihirap nila dahil nagtatrabaho sila para sa mga pamilya nila. Kaya siguro very thankful din ako na yung nanay ko, si Lola, walang puknat talaga, literal in Tagalog, na magpaalala sa akin kung ano yung sacrifice ng mga magulang ko para mapag-aral ako sa magandang eskwelahan. Ngayong Mother's Day yan, ano ang message mo para sa lola mo and then sa nanay? Naku, forever thankful ako. Actually, si nanay, parang walang salita ang pwede kong ibigay sa pagmamahal at pagpapalaki niya ng maayos sa akin. Siguro higit lalo yung faith ko. Siya talagang humubog ng faith ko eh. Na kahit anong mangyari sa buhay ko, kapag hawak niya ako at hawak ko siya at may communication ako sa kanya, lahat magiging perfect para sa'yo. Lahat ilalaan para sa'yo. Si Mama, all ng sacrifices niya para maging magandang buhay ko, ginawa niya. At ngayon, very thankful ako kasi nung pinauwi ko siya, walang dalawang isip, umuwi siya for me. Kaya ngayon talagang mag-best friend kaming dalawa na lahat na pag-uusapan namin. So yun yung pinakamasarap na sabi ko nga, ang sarap kung kailan ako tumanda nung naging buo talaga yung pagkatao ko sa Mama ko, sa Lola ko, sa mga anak ko, sa tatay ko, at higit lalo sa asawa ko. Ganda naman, mm-hmm. No? Message mo sa mga sumusuporta sa'yo all these years at excited kang makita sa teleserye, sa movies. So, especially yung mga fans mo abroad. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagsuporta at pagmamahal. Sabi ko nga, since day one, wala akong bukang bibig kundi salamat sa pagmamahal. At syempre, ipagpipray ko din sa inyo ang more blessings, more love para sa inyo. Thank you, Marian. Mabuhay ka, hindi lamang sa isang magaling na artista, kundi sa pagiging isang magaling na ina. Yeah. And congratulations, good luck, at aabangan namin ang mga susunod mo pang projects. Thank you. Thank you, Yan.